ng makulong ang boyfriend ni Harleen na si Travis dahil sa rape at frustrated murder. Ginawa niya ang lahat para makalaya ang kasintahan. Kahit pag gumawa siya ng peking ebidensya na maglalayo sa kaso ng kasintahan. But no matter what she do, her boyfriend is still behind bars with his growing impatience and broke up with her and left her broken. And in an unexpected situation, a man named Norman San Jose appears out of nowhere and offer her a deal that she couldn't resist. Prologue. Harleen was really drunk. Nararamdaman na niya ang hilo at paika-ika na niyang paglalakad. Lahat ay umiikot na sa kanya. Gusto lang naman niyang uminom kahit kaunti. Pero dahil sa sobrang bigat sa puso niya na gusto niyang mawala, ay nagdesisyon siyang magpakalunod. Sa dami ng problema niya, kulang pa ang 2 bote para lunurin ang mga yon. Her father almost disowned her. Boyfriend is in jail because of his reckless behavior. Grandfather is disappointed with her, and her annoying cousin Isabel are again the always perfect granddaughter. Great, just great. A very respected and professional lawyer like her is inside the bar and drunk. Wait until tomorrow and she'll see how her parents would react to her behavior. Sigurado naman siyang makakarating sa magulang niya kung anong pinagagawa niya. Nagsimula siyang maglakad upang hanapin ang daan palabas. Pero dahil matao na at madilim ang ilaw sa sikat na bar, ay nahirapan siyang hanapin ang labasan. Napipika na rin kasi siya sa lakas ng sound at nagsisigawang boses ng mga tao, kaya gusto na niyang umuwi. Napamura siya nang may bumangga sa kanya. Sisinghalan sana niya ito pero mukhang tulad niya ay paika-ika na rin ito. She chuckled. Understandable. You're not guilty. Aniya. And who do we have here? Isang baritonong boses ang kanyang narinig. Sinubukan niyang aninagin ang mukha nito. Pero dahil sa madilim nga ang ilaw at nahihilo na siya, ay hindi niya ito maaninag. Anong ginagawa ng isang laksamana sa lugar na ito? Don't you have your own bar to hang out with? She snorted. There is no such thing as hang out to us. We have our own circle of friends to hang out with. Lies, kailan ba siya nagkaroon ng kaibigan? Bukod sa mga presong dinedepensahan niya araw-araw at sa mga papel na pinafile niya sa korte, ay wala na siyang ibang kaibigan. Why not? Naramdaman niya ang pagkapang ng kamay nito sa kanyang balakang, ang paglapit ng katawan nito sa kanya, at ang labi nito sa kanyang tenga. Napapitlag siya. Hey! She tried to push the man, but she failed because of her drunken state. She had no strength to do so. Get away from me! Natigilan siya nang maamoy ang mabango nitong katawan. Wala sa sariling lumapit siya rito. You smell good. Oh yeah? Yeah, mister. Can you take me home? Sure. My place is not far away from here. I have a place. Do you want to come? Lasing man ay nakakatunog siya sa ibig nitong ipahiwatig. Parang nahimasmasan siya ng kaunti sa sinabi nito. Kaya naman bahagya niya itong itinulak. No, I think I can drive myself home. Hindi pa man siya nakakakilos ay muli na naman siya nitong hinapit. Hey! Masuyong usal nito. I can see you have problems. Alam ko kung paano mawawala ang lahat ng problema mo. May pilyong anito sa kanya. Just trust me. Mr. Stranger, I have a boyfriend at hindi ako ang tipo ng babae na manloloko. Kaya naman sorry to disappoint you but no thank you. Namamangha habang nakasunod ang tingin ni Norman sa paika-ikang bulto ng isang babae. Hindi rin maalis ang ngiti sa labi niya. Mahina siyang natawa at nadismaya nang mawala ng babae sa paningin niya. For the first time in the history of his flirtation, one beautiful woman had successfully resisted him and just turned down his offer. No one has ever do that to him, especially on their drunken state. Harleen Laksamana, sino nga bang hindi makakakilala sa babaeng yun? Every magazine has her beautiful and fierce face on it. Kung naging mapilit sana ang mga editor ay baka pati private life nito ay na-feature na. But Laksamana is Laksamana. They tend to keep low profile. Sino mag-aakala na makikita niya ito sa ganoong klase ng bar? Akala niya ay may branded at 0% alcohol lang ang iniinom ng mga ito. This is his lucky night. He chuckled. Hindi mo ata nakuha ang babae ah. Kansyaw ng isa sa mga kaibigan niya. She's hot. Yeah. Tugon lang niya. Too bad she turned you down. Hindi pa naman siguro itong huli naming pagkikita. Sisiguraduhin niya magkukrus muli ang landas nila ng babae. At kapag dumating ang araw na yon, lalapat ang mga kamay niya sa katawan nito.
He will make sure that he will own every inch of her. Chapter 1. 4 years later. Nakatanaw lang si Harleen sa labas ng kanyang bintana nang marinig ang mahinang katok sa kanyang pinto. Kaagad niyang itinago sa drawer ang hawak na wine glass na may laman pa. Saka inayos ang sarili. Come in. Aniya at pasimpleng umupo sa swivel chair. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. May mga hawak itong isang palumpo ng puting rosas at maliit na kulay purple na kahon na kanyang ikinakunot. Ano yan? Tanong niya. May nagpapabigay po. Bigla siyang nainis. Sino? Did you even ask whoever it is? Alam mo naman siguro na may death threat ako. You should know better, Marley. Hindi niya alam kung epekto ba ng alak na kanyang iniinom ang galit niya o sadyang masama lang talagang timpla niya. Pero lalo lang siyang nainis dahil sa mga bulaklak na pinadala sa kanya. Kung sino man ang taong nagpadala niyon, ay mukhang gusto talaga siyang inisin. Nakaramdam siya ng konsensya nang makita ang takot sa mukha ni Marley. Inis na napabuntong hininga siya sa katinuro ang sofa. Iwan mo na lang yan dyan at bumalik ka na sa trabaho. Yes, attorney. Aligaganit itong inilapag doon ng mga hawak. Saka lumabas na ng kanyang opisina. Binuksan niya ang drawer niya upang kunin ang wine glass niya na may laman pang wine. Isang lagok ang ginawa niya sa katumayo at tinungong kinaroroonan ng bulaklak at maliit na kahon. Dala ng curiosidad ay binasa niya ang papel na nakapatong sa puting rosas. Ito ang kauna-unahang may nagbigay sa kanya ng bulaklak at hindi kahon na may lamang patay na pusa. Miss Attorney, Love of Ainter. It is totally illegal. L.R. Mahina siyang napaingos. Sino ba sa inaakala nitong isang katulad niya? Tingin ba nito'y madadala siya sa mga pakulo nito? At kung sino man ang taong nagpadala sa kanya ng bulaklak, ay tsak na kilala siya. Pero kilala ba niya? Inis na dinampot ni Harley ng pulumpon ng bulaklak, saka iyon itinapon sa kanyang basurahan. Kinuha niya ang kanyang bagat pulang blazer niya at sinabit iyon sa kamay. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Wala siya sa mood para pansinin ang taong yun na hindi naman niya kilala. Isa pa meron siyang kasintahan na dapat niyang problemahin sa mga oras na yun. Tinungo niya ang kanyang sasakyan at sumakay. Dadalawin niya ang kanyang kasintahan na nasa kulungan. Hindi naman kalayuan ang kulungan sa opisina niya. Ngunit dahil sa traffic ay inabot siya ng isang oras bago makarating sa Bilibid Prison kung saan ito nakakulong. Kilala na niyang mga gwardiya roon. Kaya naman hindi na siya ng mga ito hinanapan pa ng kung ano-ano at naglakad na lang patungo sa visiting area. Ngunit kaagad siyang hinarang ng isang gwardiya na nagbabantay roon. Pasensya na ho, Attorney Herrera. Ngunit bawal po ang dobling bisita. Kumunot ang kanyang noo. What do you mean? I just got here. Ngunit hindi nito sinagot ang kanyang tanong. Bagkus ay itinuro nito sa loob ang visiting area kung saan natanong niyang kasintahan at isang pamilyar na private attorney. Masinsina nag-uusap ang mga ito at base sa pagliwanag ng mukha ni Travis, alam niyang magandang narinig nito sa abogado. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito kailangan makipagkita sa ibang abogado. Gayong siya naman ang abogado nito. Hindi siya umalis at pinanood lang ang dalawa na mag-usap hanggang sa matapos. Gusto niya ng sagot sa mga katanungan niya. Nagkamayan ang dalawa at mukhang nagkakasundo pa. Nagpaalam ng matandang abogado at inayos na nito ang mga dokumentong nakakalat sa mesa. Kuyumang kanyang mga kamao habang sinusundan ang tingin ng abogadong papalapit sa gawin niya. Ngunit hindi pansin ang presensya niya. Dahil nakasunod rin ang kasintahan sa abogadong kausap nito, ay hindi malabong makita siya nito. Ang malapad at maliwanag ng ngiti sa mukha nito ay napalitan ng walang emosyong ekspresyon. Sumenyas pa muna ito sa gwardiyang magdadala rito sa selda, saka naglakad palapit sa gawin niya. Anong ibig sabihin nito, Travis? Kalmado ngunit galit na tonong tanong niya. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na makikipagkita ka pala sa isang abogado? I am your lawyer. Was, Harleen. What? He is a family lawyer. My father offers me a deal. He will help me get out in this filthy prison. In exchange to what? I am breaking up with you. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa sinabi nito at naniga sa kinatatayuan niya. Kumirot ang kanyang puso ngunit hindi siya umiyak. Hindi mo maipapanalo ang laban ko hanggat kalaban mo ang daddy mo. Alam kong siya ang gumagawa ng dahilan para hindi ako makalaya. Iniiwas nito ang tingin sa kanya. It's been 4 years, Harleen. 4 years of your father torment against me. Pagod na ako.
Kaya isusuko mo ang relasyon natin? Sabi niya. We've been together for 6 years, Travis. How could you do this to me? Huwag mong isama ang 4 na taong nabubulok ako sa kulungan. At sa 2 taon nating magkasama, hindi mo naman ako pinagbigyan eh. Hindi na nito napigilan magtaas ng boses sa kanya. Kaya nga ako umabot sa ganito, di ba? If you just have... with me, it wouldn't have happened. Huwag mong isisi sa akin ang kamunduhan mo. Pwede mong gawin sa kung kanino mo gusto, pero ang patayin ng kaniig mo, hindi yun makatarungan. Then why are you here, defending me? Hamong tanong nito. If you think that killing her isn't fair, why are you defending a criminal? Natigilan siya saglit. Maybe because I am stupid for loving you so hard. I am blinded by the love that I have for you, that even I know it's wrong to defend someone like you, I still do it. Matapang na aniya. I gave up everything, my pride as a lawyer. I broke the law, the respect from my family, everything. Pero ikaw? For my freedom, I am willing to give up everything, including you. Parang tinaga ng pinong-pino ang kanyang puso sa binitawang salita nito. Sobrang sakit niyon sa puso niya. At gusto niyang isigaw rito kung gaano siya nasaktan sa sinabi nito. Pero tinuruan niya ang sarili na huwag magpakita ng emosyon sa mga taong mananakit o nanakit sa kanya. Kailangan niyang ingatan ang natitirang pride na meron siya. Fine, aniya. Nararamdaman niya ang sakit sa likod ng kanyang mga mata, dala ng pagpigil sa luhang gustong kumawala. If that's what you want then, I hope you'll be happy. I wish you good luck. Kaagad niya itong tinalikuran. Taas noong tinahak niya ang daan palabas ng kulungan. Giningitian ang mga taong makakasalubong niya pero wasak na wasak ang puso niya. Sumasakit ang dibdib niya dahil sa pagpigil niya sa sama ng loob. Nangihinang binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan at mabilis na pumasok. Mabilis niyang isinara ang pinto at isinubsob ang mukha sa manibela. Doon ay nag-umpisa na siyang humagulgol. Isinigaw sa loob ng sasakyan ang sakit na kanyang nararamdaman. Walang buhay na umuwi si Harleen sa kanyang apartment matapos niya magtungo sa bar upang iinom ang sama ng loob. Ramdam niya ang pagkahilo pero hindi pa siya lasing. Kahit na nakailang bote na siya. Siguro ay iyon ang espesyal na abilidad niya na kahit iyon ang inumin niya ay hindi pa niya mararamdaman ng kalasingan. Ngunit ramdam niya ang sakit sa kanyang puso. Sabi ni Megs ay kayang tunawin panandalian ng alak ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Kaya nitong ilabas at isigaw. Ngunit mukhang walang epekto sa kanya. Sadyang hindi pata sa kanyang kapalaran. At mas natutuwa atang makita siyang naghihirap at nasasaktan. Gustong gusto atang nakikita siyang nadadapa. Napaismid siya at pagak na natawa. You, Travis, mabulok ka sana sa kulungan. Hindi niya sinasadya ang sinabi. Mahal niya pa ito ngunit masama ang kanyang loob dahil sa ginawa nito sa kanya. Masama naman na talaga ang loob niya bago pa siya nito hiwalayan. Masama ang loob niya na sa kanyang ama na kahit kailan ay hindi nagpakita ng amor sa kanya. Sa lolo niya na pabor sa perpekto niyang pinsan. Sa lahat ng taong nung minsan ay hindi naniwala sa kanya. I hate all of you. Napakunot siya ng noon nang makitang bukas na bukas ang kanyang pinto. Pero kaagad niya yung ipinagsawalang bahala at isinara ang pinto dahil plano na sana niyang mahiga at magpahinga. Pero napahinto siya ng mahagip ng kanyang paningin ng isang bulto na lalaking nakatalikod. Napangiti siya sa kakumaway rito. Hey brother, ani na lang niya sa pag-aakalang ang kapatid niya yon. Lumapit siya rito. Anong ginagawa mo rito? Natigilan ito ngunit hindi siya hinarap. Napasinghot siya ng maamoy ang amoy pinturang paligid. Napaungol siya sa kabinaliwala iyon. Tumungo siya sa kusina upang kumuha ng wine. Kailangan niyang i-welcome ang kuya niya sa apartment niya kahit na pumasok lang ito basta-basta. Natigilan siya nang mapansing nag-ibang ayos ng kanyang kusina. Parang may mga gamit na nawala roon. Marahas siyang napailing. Mukhang nahihilo na ata siya at nag-ahalusinasyon. Napahawak siya sa ulo. Noon nararamdaman ng pag-ikot na ang kanyang paningin. Mukhang tatangayin na siya ng pagkahilo. Oh well, I am going to bed. Bago pa man siya makagalaw ay may braso na yumakap sa kanyang bewang. Hey! Malakas niyang tinampalang makasalanang kamay nito, saka ito mabilis na hinarap. Bago pa man niya maaninag ang mukha ng lalaki, ituluyan ang umikot ang kanyang paningin. Dahilan para mabuwal siya. Doon na siya tuluyang nablangko. Napabuntong hininga si Norman, bago pinakatitigan ang babaeng nakahandusay sa sahig.
Pero mukhang wala siyang magagawa kundi ang patuloyin muna ang babae. Hindi rin naman niya alam kung ano ang code ng apartment nito. Dahan-dahan niyang binuhat ang babae at dinala sa kanyang kwarto. Napangiwi siya ng maamoy ang amoy alak nitong katawan. Ibinaba niya sa kanyang kama ang dalaga, saka ito kinumutan. Bagsak balikat na pinagmasdan niya ang nahihimbing nitong muka, saka mahinang na pamura. May plano siya para rito, pero hindi sa ganoong paraan niya gustong ipakilala ang sarili. Alam niya na kapag gumising ito at mapagtantong nasa estrangherong lugar ito, ay baka kasuhan siya nito. O higit pa, muli niyang pinakawalan ng buntong hininga. Bakit nga ba kasi niya hinahabol ang dalaga? Maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya, pero sa babaeng ito na amoy alak lang ang atensyon niya. Sigurado naman siya na hindi ito magkakagusto sa kanya. Ang isang mababang uring kagaya niya na naghahangad na mapansin ng isang babae na abot langit ang agwat sa kanya ay isang kabaliwan. Pero hayun siya at sinusubukan niya. Natanggap kaya nito ang bulaklak at regalong kanyang ipinadala? Natuwa kaya ito? Pero sa itsura nito mukhang hindi ata tama ang araw na pinili niya para ito ay regaluhan. Napailing siya at iniwan na ang dalaga. Tinuloy niyang ginagawa niyang pagpipintura ng apartment niya dahil kakalipat pa lamang niya. Gumastos siya ng napakalaking pera para lamang mapalapit sa dalaga. Kinuha niyang paintbrush at muling itinuloy ang naiwang gawain. Nasa ganoong sitwasyon siya nang marinig ang doorbell ng kanyang apartment. Ibinaba niya ang paintbrush at tinungo ang pinto. Sinilip sa peephole ng pinto kung sinong nasa labas. Sumama ang timpla niya nang makita ang nakakairitang mukha ng ex-girlfriend niyang si Bia. Mukhang kakagaling na naman nito sa disco dahil sa kilala niya kung paano ito magsuot. Bungad na rin ito at paika-ika na. Wala sa sariling napabaling siya sa bukas na pinto ng kanyang kwarto. Hindi niya alam kung anong meron sa kanya ngayong araw. At dinudumog siya ng mga lasing na babae. At kung anong meron ngayon at nagpapakalasing ang mga ito. Hindi niya binuksan ang pinto, tinayaan lang ito sa labas. Hindi na niya pinansin pa ang paulit-ulit nitong pag-doorbell. At tumutok na lang siya sa pagpinta. Ramdam ni Harleen ang sakit ng kanyang ulo pagbangon niya sa kama kinaumagahan. Nakangiwing tumayo siya at lumabas sa kwarto. Ngunit mas lalo nang sumakit ang ulo niya nang nanood sa kanyang pang-amoy ang lakas ng amoy pintura ng paligid. The heck? Hasik niya at bumaling sa paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa hindi pamilyar na paligid. Punong-puno ng dyaryong papel at plastik ang sahig. Walang kagamit-gamit. Maliban sa isang plato, baso, pares ng kutsara at tinidor na nasa mesang nakabalot ng plastik. Pamilyar sa kanyang paligid, ganoon na ganoon ang estilo ng apartment niya, pero puno ng gamit at hindi amoy pintura. Where am I? Luminga siya sa paligid, halos magtayuan ang kanyang mga balahibo, nang mapagtanto na nasa ibang apartment siya. Oh God, you're awake. Hinarap niya ang taong nagsalita sa likuran niya, ngunit kaagad niyang inalis ang kanyang tingin nang makitang maliban sa tuwalyang nakatapis sa ibaba, ay wala na itong saplot. Nasaan ako? Sa apartment ko. At bakit ako nandito? Dapat ay akong magtanong sa'yo niyan. Bakit ka nandito? Hindi niya alam. Sigurado siyang nakauwi siya kagabi. Nakauwi ako. Pero sa ibang unit ka pumasok. Then why didn't you lock your door? Because it's my unit. Bigla siyang napayakap sa kanyang katawan. Did you do something to me when I am drunk? Nanuya ito. Malalaman mo kapag hinawakan kita. I don't do that with drunk women. Trust me, it's no fun. Biro nito sa kanya. Muli niya itong binalingan. How am I supposed to trust you? You are stranger. Eh bakit ka pumasok sa unit ko kung alam mo naman palang estranghero ako? May punto ito. Pero abogado siya at hahanapan niya ito ng butas. Mapaamin lang na mali ito at hindi siya. Eh bakit mo ako pinatuloy? Namamanghang napakurap ito sa kanya. Naghahanap ng isasagot sa kanya. I win. Lihim siyang natuwa, natatalong na pabuntong hininga ang lalaki. Fine, leave my unit. Itinuro nitong pintuan, napangisi siya. I am a lawyer, you know? Hindi ka mananalo sa akin. Pero ang kanyang tingin ay bumaba sa mala-adonis nitong katawan. Meron rin namang abs si Travis, pero hindi siya natakam, sapagkat hindi iyon naalagaan masyado. Pero ang lalaking nasa harap niya ay kasiyasiyang pagmasdan. Hindi siya dapat matukso pero hinahatak nitong atensyon niya. Those biceps and muscles. Talaga? Napabalik siya sa kanyang kaisipan. Should I sue you for entering my house then? Ito naman ang ngumisi nang matinag siya sa sinabi nito.
Should we settle this in court, Miss Attorney? Nakapamayawang na ani to. Fine, I let this one slide. Inirapan niyang lalaki at nagmamarchang tumungo sa pinto at lumabas ng unit nito. Tiningnan niya ang numero ng bahay nito at hindi iyon ang numero ng bahay niya. Katabi ng unit niya ang unit nito. Gaya naman hindi katakatakang mapagkamalan niya na ang unit na kanya, lalo na't lasing siya. Tinipa niya ang code niya sa lock system ng kanyang apartment at pumasok roon. Imbis na magtungo sa banyo upang maligo ay tumungo siya sa kusina. Kinuha niya ang bawas na bote ng wine at sinali ng buong laman niyon sa baso. Hindi pa man nawawala ang hangover niya at wala pang laman ng tiyan niya, ngunit ayun na naman siya at magpapakalasing. Muli siyang magpapakalunod. Muling sumagi sa isip niyang lalaki. Bumaling siya sa pader na siyang nagsisilbing pagitan ng kanilang apartment. Sumama ang tingin niya. That asshole. Angil niya. Pasensya ka na, Norman, pero hindi talaga kita mapapahiram ng pera sa ngayon. Nanlulumong saad ng kanyang boss. Hindi ka pabayad sa nakaraang utang mo. Kung tutuusin ay pwede na kitang kasuhan dahil higit isang taon ang utang mo sa akin. Pero dahil sa malaking utang na loob ko sa'yo ay hinahayaan kitang magtrabaho sa akin upang kahit papaano mabayaran mong utang mo ng paunti-unti. Alam ko naman yun, boss. Akala niya ay papayag ito, ngunit bumagsak ang balikat niya nang umiling ito. Hindi mo na sana binili ng apartment ang natira mong pera. Maayos pa naman ang boarding house niyo, Nicole, hindi ba? Hindi na siya kumibo. Tumango na lang siya. Norman, pag-igihan mo ang trabaho mo at bigilan mo sarili mong gumastos dyan sa mga luho mo. Kung gusto mong bumalik sa dati mong kinatatayuan, ayusin mo ang buhay mo. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya. Isa siyang negosyante dati. Hindi niya alintana ang pang-araw-araw na pangangailangan. May mga kaibigan at kahit na papaano ay kilala ng ibang tao. Isa siyang pintor na tanging hangad lamang ay maihayag sa kanyang mga obra ang nilalaman ng puso at damdamin. Isang bar owner na gusto lamang aliwin ang sarili at ang ibang tao. Ngunit dahil sa isang pagkakamali ay nawala sa kanyang lahat. Ang dating may-ari ng isang bar, ngayon ay isang empleyado na sa mismong bar na itinayo niya. Ang dating pintor na ngayon ay sinusuka na ng lahat. Maging ang kanyang mga magulang ay tinalikuran na siya. Hindi niya alam kung babalik pa ba sa dating buhay niya. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang makipagsapalaran sa buhay na hindi niya nakasanayan. Iyon ang mahirap kapag kinalakihan ng pagiging mayaman. Hindi alam kung hanggang kailan at papaano siya masasanay sa buhay na hindi naman niya nakagisnan. One scotch whiskey, please. Nagising ang diwa niya at binalingan ng pamilyar na boses. Sumama ang timpla niya nang makita ang nakangising mukha ng dating kaibigan. May kasama itong dalawang lalaki na kilala rin niya, pero hindi niya naging kaibigan. Raul, kumusta, Norman? Hindi ko akalaing buhay ka pa pala. Pangaasar nito sa kanya. The last time I saw you seemed depressed. Siguro hindi ako yung klase ng tao na sasayangin ang buhay dahil lang sa pagkakamali. Yeah, you have to live long so that you'll remember everything you have done. That'll serve as your punishment. Why don't you live and fuck yourself up? Inis na ani Yarito. Mahina itong natawa. Mukhang may pinagmamayabang ka na ngayon ah. Isa ka na lamang empleyado. You should never talk back to your customer like that. Tiningnan nito ang kasuotan niya. Bagay sa yung uniform mo. Waiter, waiting to serve others. Gusto niya itong suntukin sa mukha. Gusto niyang iparamdam rito kung gaano kasama ang loob niya sa pagtataksil nito sa kanya. Ngunit naisip niyang isang maling galaw lang niya. Tsak na mapapatalsik siya sa trabaho. Ayaw na niyang sayangin pang lakas niya sa isang walang kwentang tao. Scotch whiskey, sir. Bumaling siya kay Cole na may hawak ng alak. Pasimple niya itong tinanguan. At siya naman ay tumungo sa kabilang bar upang kumalma. Dinig niya ang pasaring sa kanya ng dating kaibigan. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Lumapit sa kanya si Cole, ang dati niyang kasama sa isang maliit na boarding house at katrabaho niya. Kamusta ka na pala? Ayos lang. Maayos ka ba sa tinutuluyan mo? Tanong nito sa kanya. Inaayos ang pagkakasalansa ng mga wine sa hanging cabinet. Oo naman. Sagot niya. Ikaw, kamusta ka na? Ayos lang rin. Simula nang nawala ka, panay na lang ang kain ko sa labas. Naging matalik na rin niyang kaibigan si Cole. Ito ang tumulong sa kanya upang mag-adjust sa maraming bagay. Bago pa man niya ito naging kaibigan ay naging empleyado muna niya ito. Hindi niya alam kung paano masusuklian ang kabutihan nito. Gayong hindi naman siya naging mabuting amo rito. Tama nga siguro ang nasasagap niya sa ibang tao.
mas marunong maging makatao at mas edukado ang mga taong hindi angat sa buhay kaysa sa mga taong mayaman at may pinag-aralan. Nakikita niya kay Cole ang mga katangiang sana ay meron rin siya noon. Kailangan pa niyang maranasan ng hirap sa buhay para lamang mapagtanto ang lahat. Labis niyang pinagsisisihan ng mga pagkakamaling na gawa niya, 4 na taon nang nakararaan.